Hello guys, so andito tayo, meron tayong isang guardian dito na kukuha ng module at magre-retrieve din na, magbibigay ng module. O sige, tatanungin natin sila kung ano yung nararamdaman nila sa pagiging parent-teacher sa kanilang mga estudyante. O sige po, ano yung nararamdaman mo sa pagtuturo? Medyo mahirap po kasi pag tinatanong ko siya or tinuturuan ko siya, halimbawa, pag tinuro ko na, tapos pag tinanong ko sa kanya, sasabihin niya, hindi niya alam, paano daw. Tapos ulit-ulitin lang po sa kanyang ituro. Lalo na po sa math. Ayan, alam mo na, sir. Ayan. O, sige. O, kasi inaano namin to para, para malaman namin kung ano yung mga problems ninyo. Sige, thank you. Sige po, ma'am. Sige. Oh, eto na. Habang nagsusulat sila, magtatanong tayo. Ano naman po yung naramdaman ninyo, Mrs., noong nagtuturo kayo ng module sa anak ninyo? Nalaman ko po na hindi lang ganun kahirap yung inaano ng mga teacher sa mga bata. O yun. Napakasarap naman no? Pakinggan, sir. Ayan. So, nalaman ngayon ng mga parents ko. Ang isa pa po yung mga teacher na sobrang dami na ina-assist na estudyante. Opo. Hindi lang fifth year, may ibang sector. Opo. Kayo naman po, ano naman po yung naramdaman nyo? Parang masusubukan mo rin na pati yung mga nanay na tutunan din nilang mga. Yun, true. Nare-refresh kayo. Totoo yan. Parang nag-sharing lang ng kaalaman. Okay, tama nga. Oo, actually, yan nga rin yung naramdaman ko nung nagtuturo ako sa anak ko na first year. Parang pati ikaw nag-aaral. Pero mas maganda yung gano'n. Kung may alam yung anak mo, pati ikaw, masusubukan rin. Natututong dalawa at the same time. Ayan, thank you so much po. Kamusta tayo sa mga parents? Kamusta naman po maging isang parent-teacher? Ay, ang hirap. Madali po ba maging teacher? Kung marunong ka, kung hindi, mahirap talaga. Yung may pinag-aralan, okay lang. Pero yung wala talaga, hindi na, ang hirap talaga. Oo nga, sa bagay na intindihan po namin yan. Kayo po, Mami. Kamusta naman po ang unang week ng pagtuturo? Ladyguard po ako. So, nagtanggabi ako para makamodule ng pangarap. Wow, ngayon, very good, Mommy. Sa grade 3 ko, kasi yung tapos ako sa oras. Pero pagko ako ng last Friday, ang sinabi si Charlie daw ang teacher. Tapos ang si Ma'am Jenny, binigyan kami ng module na walang worksheet. Kaya nahirapan ako doon sa grade 3 ko. Hindi na, kasi marunong na. Hindi ako malaking board sa kanya. Oh, wow! Very good talaga mga magulang. Oo. Pag gano'n talaga, pag primary. Ayan. Thank you po. Magtatanong po ako sa inyo kung ano naman po yung naramdaman nyo bilang isang parent-teacher ng inyong mga anak. Medyo ano lang po. Hindi nahirapan din. Kasi mayroon din mga trabaho. Titinda kasi ako ng mga prutas eh. Ay, ganun ba? Naku, napakasipag nyo naman. Tapos kayo pa po yung nagtuturo? Opo. Ayun. Wala yung mama niya, nasa abroad eh. Ay, ganun. Naku. Kita naman, napakagaling pala ni Daddy. Kaya mahirap. Pagsabay-sabayin ako lahat, maglaba, magluto. Ay, oo nga. Ilan ba anak niyo? Isa. Ay, buti na lang at isa lang. Di ba, ma'am? Mahirap kung sobrang dami. Ayan, sige po, salamat po. Ayan, nagtatanong po ako, Mrs., kung kamusta naman po maging isang teacher na parent. Ay, hindi pa po kayo nakano. Alam, ngayon pa lang pala siya mag-i-enroll. Sige, para makita yung... Grade 2. Oh, sige po. Kamusta naman po maging isang parent-teacher? Wow, ang galing. Tapos, gawain bahay. Bali, wala po kayong work. Wala,
po. Ay, oo. Mas maganda talaga pag walang work. Kasi medyo challenging siya kapag mayroong work. Okay, thank you po. Hi, teacher. Kasi nag-interview ako sa mga parents. Kung kamusta naman ang maging isang parent-teacher. Ayan, si mommy. Interviewin ko. Kamusta naman po ang first week? Okay lang. Medyo challenging po ba? Ayan. Pero natutuwa ako kasi, diba, naranasan nila maging teacher. So, siguro maintindihan talaga nila ngayon si teacher kung bakit nagagalit. Ano? Minsan nire-request na, teacher, dahan-dahan lang po kasi hindi po maano. Ablended ka kasi. Mm-hmm. Ay, good. Oo. Sige, thank you. Okay. So, there you have it, guys. Narinig nyo na yung mga na-experience ng mga parent-teacher natin na talaga namang very challenging. At ngayon, lubos nila naintindihan kung ano man ang mga feelings ng mga teachers toward teaching. Kasi nga, na-experience nila na maging teacher sa isang linggo pa lang yan. So, natutuwa naman ako sa mga responses nila. Kasi nga, doon nila naintindihan kung gaano talaga kahalaga. At doon din nila naintindihan kung paano ba maging isang guro na very challenging at kailangan mo talaga ng sobrang pasensya. Kasi nga, kahit na minsan paulit-ulit mo pang ituturo ang isang lesson, talaga naman hindi pa rin maintindihan ang bata. So, nagpapakita lang yun, guys, na talaga na-appreciate nila ang role ng guro sa kanilang mga anak. So, we are very happy to hear that. Okay, so ngayon, till next time, guys, please don't forget to like, subscribe, and share. And also, click the bell button for any new videos. Bye! See you next time!